Samantala, na perwisyo ang ilang lungsod sa Metro Manila na mag-brownout kaninang hapon. Yan ay matapos maputol ang power supply mula sa dalawang planta sa Batangas. Saksi si Maris Umali. Kasalukuyang nagpe-presscon ang Department of Energy sa Napocor nang biglang mawala ng kuryente rito. Pero ang naranasan pala naming brownout bago mag-alas 2 ng hapon, naranasan din sa maraming lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Maynila, San Juan, Mandaluyong, Pasig at Quezon City. Sa ilang lugar agad na ibalik ang kuryente pero nawala rin uli. Pati ang operasyon ng LRT Line 2 apektado. Halos 3 oras tumigil ang biyahe nito. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nag-trip o naputol ang supply ng kuryente mula sa Santa Rita at San Lorenzo Power Plants sa Batangas. Two plants, Santa Rita and San Lorenzo, went offline. That represents around 1,300 more or less megawatts. At dahil mas maliit ang reserba kaysa sa nawalang supply ng kuryente, nagdulot ito ng brownout. Existing reserves, which is only 800 megawatts. The reserves really is literally yung gano'n nga, reserva siya. So pag may plantang bumagsak katulad ng nangyari ngayon today, the reserves will fill in the gap. But because ang nawala sa grid is greater than our reserves, someone somewhere along the Luzon grid will have less electricity. Gayunman, hindi pa masabi sa ngayon ang ahensya kung anong sanhin ng pag-trip ng dalawang planta. Natural gas ang nagpapatakbo sa Santa Rita at San Lorenzo Power Plants. Ang Meralco naman, kumukuha ng kuryente sa dalawang plantang ito kaya apektado ang kanilang mga customer. Karoon ng panandali ang kakulangan sa sistema kung kaya't maraming mga sirkito dito sa Meralco franchise area ang nawalan ng kuryente at dahilan dyan naapektuhan yung mga customers natin. Hindi rin daw pare-pareho ang oras na naibalik ang kuryente sa mga customer ng Meralco. Kapag may automatic load dropping, automatic ang system mismo ay gagawa ng parang paraan para mabalanse. Bago mag-alas 4 ng hapon, naibalik na ang kuryente sa mga apektadong lugar. Maya-maya pa ay balik normal na rin ang operasyon ng LRT Line 2. At bago mag-alas 6 ng gabi, tuluyan nang naibalik ang supply ng kuryente ng dalawang power plants sa Batangas. Ako si Maris Umali, ang inyong saksi.